bukas alas 12:36. Mga balitang dapat mong malaman sa Balita Uno with DYPR. Atin dya sa 95.1 1FM. Noon at ngayon, DYPR, una sa balita. Narito ang inyong tagapagbalita, Bruce Rodriguez. Lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, araw ng Miyerkules, June 21, 2023. At nalito na ang mga balita ngayong tanghali. Isang milyong langka planong itanim ni 2nd District Congressman Jose Chavez Alvarez sa kanyang distrito. Headlines. Palawan State University Multipurpose Cooperative nakatanggap ng mga kambing mula sa DA Mimaropa. Headlines. Pagkakaloob ng free Wi-Fi sa Southern Palawan isinusulong ni Board Member Ryan Maminta. Headlines. Mga palaro sa Barangatan isinusulong din na dagdagan ayon sa panukala ni Board Member June Ortega. Headlines. Sa police report, wanted sa kasong child abuse huli sa bayan ng Kulyon. Headlines. Sa baritang kuyunon, mga nurses sa Pilipinas marapit doon maubos. Headlines. Sa showbiz balita, pistay ang kagban, may music festival din ngayong Sabado. Headlines. Sa balitang good vibes, Palawenyo architect Jeff Bulan tinanghal na yang Global Architect of the Year sa bansang Dubai. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan sa aming pagbabalik. Gusto mo bang magkaroon ng Phoenix Loyalty Card at mag-uwi ng samot-saring appliances? Kuha na ng libreng Phoenix Loyalty Card. Ipakita lang inyong driver's license, 1 point kada litro at maximum of 3 transactions kada araw. May chance ka na na mag-uwi ng mga appliances kapag naredeem mo na ang points mo. Non-convertible ang points sa cash at pwede magbayad ng cash or through mobile wallet. Phoenix Gas Station, located at Puerto Princesa, San Jose, San Manuel at Siksikan. Sa South, may Phoenix Brooks Point at Phoenix Patarasa. Sa Norte, Phoenix San Vicente at Phoenix El Nido. Premio kada litro para sa Palawenyo. Promo period starts May 12 to December 31, 2023. For DTI PWN-046 Series of 2023. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsabling operasyon ng pagmimina sa bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Nitong dumating ang City Nickel Mines, unang-una na doon nakapagbigay sa amin ng employment. Marami sa taga-Pulot Interior ang nagkaroon ng trabaho. At unang-unang nasagot sa aming pinaka-problema, nagkaroon kami ng isang covered court. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ang bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsableng pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation. Sa responsableng pagmimina, may ginhawa. Bongga! Wala paraan, kaya ipatawan mo na! Pars! Saya mo ah! Ibang dami mong bayarin? Pars! Palaparaan sa Palawan Pawn Shop! Alam mo kung ba't Palawan? Dinala ko ang alahas ko. Ma'am, 1% lang pag natubos within 11 days. High appraisal pa! Correct, ma'am. Mabilis pang mag-renew sa kahit saan sa napakaraming naming branches. Automated pa kami, ma'am. Kaya walang mali sa kwenta. May text reminders pa para iwas penalties. Bongga! Mapagkakatiwalaan talaga! Ako naman, Mars. Palaparaan. Sa Palawan Express, pera padala. Padala ako kay Madir. Sir, napakamura ng charge dito. Madali pa magpadala at mag-claim. Napakaraming branches pa.
Kaya gusto ko dito sa Palawan. Walang kuskus balungos. Maya-maya, hello? Anak, salamat. Eto, hawak ko na ang cash. Ang bilis. Bongga! Palaparaan. Kaya ipalawan mo na. Alam mo ba na ang industriya ng pagmimina ay may malaking na itutulong sa lokal na ekonomiya ng isang bayan o barangay? May kabahagi ang barangay, munisipyo at probinsya mula sa buwis ng isang minahan. Nagbabaya din ng malaking halaga ng real property tax ang kumpanya ng minahan direkta sa munisipyo. Aabot sa 3,000 residente ng munisipyo ang mabibigyan ng trabaho. Kapag may sweldo, may gagastusin at lalakas ang lokal na ekonomiya. Hindi pa kasama rito ang benepisyo mula sa mga programa at proyekto ng minahan sa komunidad at royalty ng mga katutubo. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay nyo sa pag-asenso. Balita Uno with DYPR. Makalipas ang alas 12 sa detalye ng ating balita, 1,000,000 langka planong itanim ni 2nd District Congressman Jose Chavez Alvarez sa kanyang distrito. Ang detalye ng balita hatid ni Romy Luzares. Balita Uno with DYPR. 100 na langka ang gustong maitanim sa buong 2nd District ng lalawigan ng Palawan na makakulong umano sa kabuhayan ng mga residente sa sur ng Palawan. Mga itinuturing na panghabang buhay, mahanap buhay ni 2nd District Congressman Jose Chavez Alvarez. Nasa 20 kilos umano ang isang piraso ng langka ang ipapatinim ng kongresista sa buong sur ng Palawan na tinuunan nito ang bayan ng Quezon at Rizal na pinakamahirap daw ng munisipyo at all year round umano ang harvest nito dahil sa loob ng buong taon ay tuloy-tuloy ang harvest ng langka na galing sa lalawigan ng Leyte ang pinanggalingan at kasalukuyan na itong pinaparami sa kasalukuyan. Target nila na makapagtanim ng 1,000,000 puno para makabawas sa pangangailangan ng mga residente sa kanilang pagkain araw-araw at sa ngayong taon ay mayroon na silang halos 300,000 na seedlings na pararamihin pa nila at maaaring maitanim ngayong taon na. Maliit umano pakinggan ang ganitong uri ng programa pero kapag ito ay nagbunga na, makikita ang kalagan nito at maaaring gayahin ang ipapang munisipyo ng lalawigan ng Palawan para sa hanap buhay ng mga residente. Romel Luzares para sa DYPR, una sa puso ng mga Palawin. Balita Uno with DYPR. Maraming salamat, Romy Luzares. Sa ibang balita, pinagkalooban ng DME Maropa ng 36 na pirasong kambing at goat house ang Palawan State University Multipurpose Cooperative. Ang turnover ng proyektong Livestock Economic Enterprise and Development Program for Goat sa Lagaw para sa UMA Integrated Farm ng Palawan State University Multipurpose Cooperative ay pinangunahan ni na DME Maropa Regional Executive Director Engineer Maria Christine Enting at Regional Livestock Program Focal Person Dr. Maria Teresa Altayo. Formal na iginawad ni Regional Executive Director Inting ang proyekto sa Palawan State University Multipurpose Cooperative sa pamamagitan ng kanilang chairperson na si Doktora Erlinda Ganapin. Ang turnover ay ginanap noong June 15 sa Lagaw sa UMA Integrated Farm na matatagpuan sa barangay Magbabadil sa bayan ng Aborlan. Ayon kay Regional Livestock Program Focal Person Dr. Maria Teresa Altayo, ito ang kauna-unahang malaking proyekto ng National Livestock Program na ibinigay bilang grant sa kooperatiba sa buong rehiyon ng Mimaropa. Sa kabuuan, ang goat house at 36 na kambing ay nagkakahalaga ng 2.5 million pesos.
Ayon pa kay Dr. Altayo, ito ay bilang pagtugon sa mandato ng pamahalaan na palakasin ang kooperatiba at para sa sustainability ng proyektong ito. Alinsunod sa mga patakaran na gagawin ng samahan ay magkakaroon ng redistribution o pag-transfer ng anak na Goya sa mga kamyembro ng asosasyon at sa mga susunod na panahon naman ay ipapamahagi din ito sa komunidad. Para sa kasiguruduhan ng proyekto, mahalaga na maiparehistro sa Philippine Crop Insurance Corporation ang mga kambing. Inaasahan na sa pamamagitan ng proyektong ito ay maisa sa katuparan ang pagpupursige ng Pangulong Bongbong Marcos at kalihim na Department of Agriculture na hindi lamang sa pagmamaisan o sa pagpapalayan kundi pati sa livestock ay mapataas ang produksyon upang magkaroon ng mataas na ani at kita ang mga magsasaka. Ang proyektong ito ay isa sa mga hakbang upang matugunan ang problema sa logistics o pag-transport ng livestock sa rehiyon ng Mimaropa, kaya kailangan na sa bawat probinsya ay mapalakas ang kooperatiba para mapamahalaan ang mga gantong proyekto. Patuloy ang koordinasyon ng DA Mimaropa sa mga lokal na pamahalaan at lalawigan ng Palawan upang matugunan ang pangangailangang pang-agrikultura. Balita Uno with DYPR. Sa ibang balita pa, pagkakaroon ng Wi-Fi sa Southern Palawan, isinulong ni Board Member Ryan Maminta. Ang detalye ng balita, hatid ni Romy Luzares. Balita Uno with DYPR. Mabigyan din ang libreng Wi-Fi connection ang sur ng Palawan mula sa DICT na hihilingin ni Board Member Ryan Maminta sa DICT para maka-access ng libre ang mga residente sa sur para sa kanilang mga communication sa mga kapamilya, kamag-anak at mga kaibigan na mababawasan din ang kanilang gastusin sa loob para sa internet, lalo na sa mga remote area, sa mga malayong eskwelahan ng munisipyo, ospital, government center, mga purok at bahay pulungan sa mga barangay na makakatulong sa mga mamayan. Sabi ni Board Member Minta, dapat mabigyan din ng pansin ng DICT ang Timog Palawan para sa maayos na komunikasyon doon sa mga lugar sa sura na wala pang kuryente o kaya ay tower ng mga cellular companies ay maaari din umanggawa ng paraan na yung unang DICT ayon pa rin kay Board Member Maminta. Ipapakiusap umano ito ng bukal sa Department of Information and Communication Technology o DICT. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga panawin niyo. Balita Uno with DYPR. Sa ibang balita pa, kinilala ng Palawan Council for Sustainable Development bilang best law enforcement agency uniform category ang 2nd Special Operations Unit Maritime Group. Ang parangal ay ginawad sa selebrasyon ng ika-31 anibersaryo ng SEPLO na ginanap sa Aziza Hotel. Ang iba pang law enforcement agencies na ginawaran ng pagkilala ng PCSD ay ang Philippine Coast Guard at ang Puerto Princesa City Police Office. Ang 31st SEP Anniversary Celebration ay diniluhan ng iba't ibang partners mula sa private at public sector. Binigyang halaga sa pagdiriwang ang mga malalaking nagawang or accomplishments ng environmental law enforcement sa Palawan mula June 2021 hanggang May 2023. Balita Uno with DYPR. 10 minuto bago mag-alauna ng hapon, ang iba pang detalye ng balita sa aming pagbabalik. Alam mo ba na ang nikel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nikel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nikel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw, at ductile o maaaring ihulma at manipisin nang hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nikel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan.
Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nickel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. Kamay-ari, gusto mo bang maging kinatawan ng Paleco sa District 10 na binubuo ng munisipyo ng Rojas, Dumaran, Araceli at Cagayan Silio? Magkakaroon ng district election sa July 1 para sa mga nais maging board of director. Ang huling araw ng pag-file ng Certificate of Candidacy ay sa June 21. Ano pang hinihintay mo? I-check ang qualification sa ating official Facebook page sa www.facebook.com/palawanelectriccoop o sa ating official website sa www.paleco.net. Maaari ring i-download dito ang Certificate of Candidacy at Checklist of Requirements. Ang pabatid na ito ay hatid sa inyo ng Paleco at ng himpilang ito. The Miracle Roots Red Alingatong nasa capsule na. Hatid ng GreenMed Pharma. Red Alingatong capsule is now FDA approved. Matamlay na ba ang sex life? Stress? Pagod at problemado? Wala na bang ibubuga pagdating sa kama? Red Alingatong! Para baliksigla ang buhay may asawa. Nakakatulong din sa menstrual problems, internal bleeding, prostate enlargement, sexual performance enhancement. Nakaka-regulate din ng menstrual cycle. Red Alingatong Capsule. Mabibili na sa mga butika. The Miracle Roots Red Alingatong Capsule. FDA approved. Balita Uno with DYPR. Balitang Kuyunon. 7 minuto bago mag-alauna ng hapon sa ating Balitang Kuyunon. Mga nurses sa Pilipinas, marapit din maubos ang Balitang Kuyunon. Yatid ka natin ni Ms. Nanette Pijapco Trampe. Balitang Kuyunon. Mabawalang posibilidad nga maubos doon ang mga nurses nga gatrabaho sa Pilipinas kung hindi mapagganganan ng padayon nga pagaling papakun sa ibang nasyon tungod sa mas mabawal nga sweldo. Makun si Health Secretary Ted Herbosa, mas matama ang agalin kaysa mga bagong nurses igsa magabot nga mga dagon isabon mabibilang din lamang sa tudlo ang masasala. Kung ara kita bubuatin, mamaubusan kita rin ni mga nurses. Sigun sa record ang Department of Health o DOH, may 44,602 ka mga doktor ig 178,629 nurses ang nagobra sa Pilipinas. Marayo dyan sa dato si ang Professional Regulatory Commission nga agakon may 95,000 kalisensyadong doktor ig 509,000 ka mga lisensyadong nurses. Ingami ni ang Philippine Private Hospitals Association of the Philippines o PHAPI nga 40% to 50% ang mga nurses ang agresign sa Siledi Darwa Kadagun nga aglibas para magpakun sa ibang nasyon. Ang natatabo nga dyan sa Tengbanwa, isa ra sa mga rason kung ayaw mo abri si Herbosa sa pagtawi pabor nga pobre na nai sa mga ospital ang mga ara kapasar sa board exam sa primerong pagsamit. Nanette Pidiapo Trampe para sa DYPR, Balitang Kuyunon, ang sakaunan sa Tagipusoni ang mga Palawenyo. Balitang Kuyunon. Matamang salamat, Ms. Nanette Pijapco Trampe, sa iba pang balita. Mga palaro sa Baragatan, isinulong ni Board Member Rafael Ortega na dagdagan. Ang detalye ng balita hatid ni Romy Luzares. Balita Uno with DYPR. Sa basketball at pa-boxing, kada Baragatan na ginagawa, isinulong ni Board Member Rafael Ortega Jr. na madagdagan na iba pang sports event sa susunod na Baragatan Festival. Nakaterasin ang bukal natin ang kilik ng kasalihan ng halos lahat ng mga munisipyo ang basketball kung paano pinapanood ito ng mga tao. Maging ang pabuksing na ginawa ngayong Baragatan Festival, kaya plano nito na madagdagan ito ng mga palaro na magbibigay ng karangalan din sa mga taga-Palawan na sa ginagrap ng mga palaro sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang gusto mo ay dagdagan dito ni Board Member Ortega ang karnis at volleyball sa susunod na Baragatan Festival na magbibigay ng interes sa mga mamaya na panoorin, kaya posible na sa sunod na taon na ay makasama na ang larong ito, lalo pa nga
ang Ernest na nagbibigay ng gintong medalya sa mga atleta na Palawan nyo. Maging ang mga tribal game ay hindi dapat daw nawawala sa ganitong okasyon para mabigyan naman ng halaga ang mga katutubo sa kanilang larangan. Samantala, kagabi naman ay nakuha ng bayan ng Nara Palawan ang kampiyonato sa kanilang overtime play sa basketball laban sa defending champion na bayan ng Coron, kung saan nakatanggap ang Nara ng 100,000 pesos at 80,000 pesos naman ang first runner-up ng Coron at second runner-up ang Brooks Point na may cash prize na 60,000 pesos at third place ang bayan ng Lucena na may cash prize na 40,000 pesos. At mas magiging kabang-abang pa mo ng susunod na Baragatan Festival dahil sa mga abangan na dagdaga na tournamenta sa mga munisipyo. Romelu Sarez para sa DYPR, ang una sa puso ng mapatinda. Balita Uno with DYPR. Maraming salamat, Romelu Sarez, sa ating police report. Police report. Police report. Wanted sa kasong child abuse, huli sa bayan ng Culion. Nagbabalik sa detalye si Romy Luzares. Police report. Police report. Naharap ang suspect na si Gerald Katipan alias Pado. May teoro ayos, binata at magsasaka ng barangay Malaking Patag, Culion, Palawan sa paglabag sa Section 10A ng Republic Act 7610, no? Ang batas sa pagpuprotekta sa mga child abuse, child cruelty at child exploitation at iba pang pang-abusong moral sa isang bata. Na-aresto ang suspect sa panguna ng Culion Police Provincial Intelligence Unit Palawan at second police provincial force mobile company at iba pang otoridad sa visa ng warrant of arrest na binaba ni Judge Arnel Richard, presiding judge ng Regional Trial Court Branch 163 ng Culion Palawan. Pinag-alagang ang suspect ng korte na halagang 80,000 pesos para sa pansamantala nitong kalayaan. Itinuturing din na rank number 6 most wanted person sa munisipyo ng Culion ang suspect. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. Police report. Police report. Maraming salamat, Romy Luzares, ang balitang showbiz at balitang good vibes sa aming pagbabalik. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsabling operasyon ng pagmimina sa bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Sa kabila na hirap sila, tatay, nanay, dahil sa eskola kung ba't kami nakatapos. Kaya malaki na itulong ng eskolar sa amin kung ba't nandito kami na nagtatrabaho at nakakatulong na din sa kanila. Ang City Nickel po, nagbigay ng mga help station. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ng bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsabling pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation, sa responsabling pagmimina, may ginhawa. Kailangan magpadala ng pera pero nag-aalinlangan kung safe o kung matatanggap ba agad? Huwag mag-alala. Hashtag palaparaan yan sa Palawan Express Pera Padala. Alam nyo kung bakit Palawan? Cash agad ang matatanggap ng pinadalhan ko. Walang kuskus balungos. Mababa pa ang service fee at napakarami pang branches nationwide kaya madaling magpadala at mag-claim. Kaya kung pera padala ang usapan, para sa mga maparaan, ipalawan mo na. For more info, visit the Palawan Pawn Shop official Facebook page. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Alam mo ba na ang nickel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nickel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nickel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw, at ductile o maaaring ihulma at panipisin nang hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nickel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel.
mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nickel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. Gusto mo bang magkaroon ng Phoenix Loyalty Card at mag-uwi ng samot-saring appliances? Kuha na ng libreng Phoenix Loyalty Card. Ipakita lang inyong driver's license, 1 point kada litro at maximum of 3 transactions kada araw. May chance ka na na mag-uwi ng mga appliances kapag naredeem mo na ang points mo. Non-convertible ang points sa cash at pwede magbayad ng cash or through mobile wallet. Phoenix Gas Station, located at Puerto Princesa, San Jose, San Manuel, at Siksikan. Sa South, may Phoenix Books Point at Phoenix Patarasa. Sa Norte, Phoenix San Vicente at Phoenix El Nido. Premio kada litro para sa Palawenyo. Promo period starts May 12 to December 31, 2023. For DTI PWN-046 Series of 2023. Balita Uno with DYPR. Showbiz Balita. Sa ating Showbiz Balita, ang pista ng Kagban sa Sabado, may music festival. Ang Showbiz Balita, hatid ng Showbiz Insider Joel Contreras. Showbiz Balita. Maliban sa pagtatanim ng puno, makinakilala rin ang taunang pista iyang Kagiban sa mga tugtugan nito. Ilang banda at singer din ang makakalikasan ang nagtanghal dito in the past. At ngayong edisyon ng pista iyang Kagiban sa Sabado na urban edition dahil din nasa city proper ang location, ay kaabang-abang din ang magaganap na music festival pagkatapos ng taniman sa Sabado. Ito ang awit para sa kalikasan na magaganap sa Balayong People's Park, ganap na alas 7 ng gabi sa Sabado, June 24. Tampok dito ang mga soloist at banda na sariling atin gaya ni Jason Cruz, Mitos Tribe, Princess Sunny, Blue Balls Band ni Concejal Patrick Hagidorn, Water District Band, Timber Band, Lagundi, Carl Anthony at si DJ OG Wins. Joel Contribida para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. Showbiz Balita, Balitang Good Vibes. At para naman sa ating balitang Good Vibes, isang Palawenyo architect ang kinilala bilang Young Global Architect of the Year 2023 ng United Architects of the Philippines. Ang awarding ay ginanap sa bansang Dubai noong June 18. Ang architect ay si Jefferson Arzaga Bulan, isang faculty member sa Palawan State University, kung saan din siya nagtapos ng kursong architecture, safety officer at nagtatag ng BLN Architecture and Design Studio dito sa Palawan. Sabi ni Architect Bulan, mahigpit ang naging proseso ng pagpapili para sa parangal. Umabot kasi sa mahigit 150 ang nagsumite ng nominasyon para mabigyan ng pagkilala ngayong taon. Ang United Architects of the Philippines ay may 44,000 miyembro sa buong mundo. Para kay Architect Bulan, malaking punto sa kanyang pagkapanalo ang bid niya na ipinakilala ang kawayan o bamboo bilang pangunahing gamit ng mga probinsyanong architect na tulad niya. Laban sa mga disenyo ng mga taga-metro architect na puro bakal ang materyales. Ang kawayan kasi ay madali lang makuhang materyales sa mga probinsya at mas matipid. Si Architect Bulan, bago nagtayo ng sarili niyang kumpanya, ay nagtrabaho sa Dubai mula 2015 hanggang 2019. Gumraduate siya noong 2015. May master's degree din siya sa University of San Carlos sa Cebu. Anak ni na Severino June Bulan
at Janet Arsaga, si Architect Bulan na residente ng Barangay Mandaragat dito sa Puerto Princesa. Ilan sa mga nabigyan ng nasabing award sa mga nakalipas na taon ay ang mga sikat at kilalang Pinoy architect sa na sina Architect June Palafox, Architect Royal Pineda at marami pang iba. Balitang Good Vibes! Congratulations, Architect Bulan! At yan na po ang kabuuan mga balitang aming nakalap ngayong Miyerkules ng tanghali. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang bukas, alas 6 hanggang alas 6:30, Balita Uno with DYPR dito pa rin po sa 95.11 FM. Ako si Ruth Rodriguez. Magandang hapon. Mga balitang dapat mong malaman. Mga isyung dapat pag-usapan. Iisa-isahin natin yan, kawan. Sa Balita Uno. Balita Uno with DYPR. DYPR. Atenja. Alas 6 ng umaga at alas 12:30 ng tanghali sa 95.1 FM.